We have to be responsible of our own actions. And this is, would be something that each and everyone will be accountable for. I would suggest that we have to be very strict in implementing these rules and regulations to set upon the discipline in the whole community of Tanawan. Why? We want to save lives. If these people want to put their lives at risk by gambling and risking the rest of their families, eh paano na naman yung mga iba na marunong matakot? Kung tayo takot sa Diyos at kay Allah, matuto naman kayong matakot sa COVID. Wala pa tayong panlaban dyan, wala tayong gamot. Dahil sa katigasan ng ulo ninyo, sinabi naman sa inyo, huwag na kayong mangiesta, eh mangiesta-miesta pa, eh kung pupwede po, yung mga iba, huwag na maghanda. Why would you entertain? You are risking everyone's safety and health. You are risking the lives of everyone else. You are not immune. We are not immune. Iniisip nyo, hindi kayo tatablan. O yan, nakita nyo na, matuto kayo. Ay, hindi kayo matututo. May mga tao talaga, hindi natin may iwasan, no? They always have to do it the hard way because of their stubbornness. Because they think that they will not be affected. But because of their irresponsibility, the whole community is now suffering because of death. So yes, bylaws, this has already violated the law of man. Kaya, please lang. Actually, ayoko na magsabi ng please. Kasi sinabihan na kayo, please kami ng please eh. Please stay at home. Please comply. Ginagawa na namin lahat. Ay kung gusto niyo maging normal ulit ang buhay natin, sumunod naman kayo. Please address everyone. Magsisimula yan sa ating lahat. This is addressing to the rest of the community, to everyone else. No? It's not just the people who's in front of me right now, pero sa lahat po. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo niyo, eh hindi na naman na naman, Diyos niyo. Paano tayo makakaligtas dito? Kung dahil sa tigas ng ulo ninyo, ay talaga naman, no? Ha? Let this be a lesson. It is intolerable. So now you know, sabi naman sa inyo, no? You have been informed. But you were stubborn. Now you have put the rest of your family at risk. And please, ayoko na talaga, please. Ito talaga, sinasabi na sa inyo, comply kayo, sumunod kayo, kaligtasan nyo. Ito yung sinasabi namin. Ito ang sinasabi namin lahat dito, na sumunod naman kayo. Eh, kahit anong pakiusap gawin namin dito, ay pambihira naman kayo eh. Ha? Di na kayo naawa sa ibang tao. Di na kayo naawa sa pamilya nyo. Anong sinabi ko nung una? Pag lumabas kayo sumuway, you're not only putting yourselves at risk, you're putting the rest of your family at risk and the rest of the community. I was not wrong. Kahit anong pag-iingat ang ginagawa namin dito sa gobyerno para sa inyo, kailangan kayo din mag-ingat. Ngayon, kapabayaan ninyo, titigas ng ulo nyo, tatandaan nyo na eh. Pambihira naman kayo. O ngayon, paano na? Paano na yan? Ha?
gamot. We will treat you. We will help you. But the only way for the rest of the community to have help is you have to help yourselves. How? Stay at home. Ligtas na. Ayan naman. Bumalik. We have anticipated this. Kasi matigas ulo ng tao. You will be given the attention, and we have been giving you the attention that you need. But do not make our jobs a lot more difficult than it is. We do not have the cure. We do not have the vaccine. All we have right now is us being vigilant and your stubbornness. Buti na lang, konti na lang ang matitigas ang ulo. Nagpapasalamat ako sa iba na sumusunod at marunong matakot. Mga mahal niyo pa ang sarili ninyo. This is demoralizing everyone because of your irresponsibility. Kahit anong kilos at gawin namin dito para sa inyo, kung kayo naman ay nagpabaya, at para naman kayong niyo naman, I'm not gonna be pretentious. But do not worry. We will help you. So back to zero tayo. Whatever progress we had has been gone to waste because of these people. Sinabi na kasi, it's not hindi ninyo. Kailangan pa kayong pagsabihan, kailangan pa kayong turuan. Eh, alam nyo na naman. Ito mo, may bata pa, may minorbeda na nadamay. Ang bilira. You are not respecting the lives of the rest of the community. Kung wala kayong respeto sa sarili yung katauhan, sarili nyo na. Huwag yun na idamay yung mga kasama nyo sa bahay, kapamilya nyo, at ang mga kapitbahay nyo, aming lahat. Ginagawa naman po namin lahat ang aming kayang gawin at kung ano yung mga kailangan nyo, binibigay naman namin sa inyo. Pero hindi naman tayo makakabalik sa dating normality kung kayo naman ay nagpapabaya. So yung tatlong barangay na yan, immediate lockdown. Now I'm waiting for the memo ng Bo City, ng Tanawad, Batangas, ay magla-lockdown. Can I excuse people with other parties? Para magkaroon siya ng tamang idea ang ang situation, maybe we can request to other